Ayun, nag-yelo na. Magandang araw mga boss. Welcome po ulit kayo sa aking munting channel. Sa araw na ito ay may i-recoil po tayo na refrigerator. Double door po ito mga boss at saka Sanyo yung brand niya. Naligtis ko na po ito mga boss. May nakita po akong leak dito sa evaporator. Malakas po yung bula nung nilagyan ko ng pressure. At kita nyo naman may mga kalawang ng aluminum. At dito naman sa baba mga boss ay okay lang naman siya. Ito ni-repair na po kasi nung dating technician to, inoperahan po yung likod at kita nyo naman may iba na yung itsura. Eh, ganun pa rin yung problema, hindi pa umabot nga na ng 6 months. Kaya ang gagawin natin ngayon ay i-recoil na lang po natin para sigurado po na matibay. Gagamitan lang po natin ng 516 na copper tube. Isang rolyo po ito. Ang haba niya is 50 feet. Ang magagamit natin ay almost 45 feet lang po. Ang tekniko po dito mga boss ay susukatan ko lang po yung sukat ng evaporator at doon ko na po sa baba binubuo para hindi po siya mahirap. Ang iba kasi binubuo na po dito sa loob mismo. Napaka-hassle po pag ganun. Depende lang sa inyo mga boss kung saan kayo komportable. Kasi sa akin mas komportable po ako sa ibaba ko po, sa baba ko po. Gaya ng ginawan ko ng ito. At ang importante lang mga boss ay tama po yung sukat nyo at walang labis, walang kulang para pag nilagay nyo po sa evaporator mismo ay tamang-tama lang po at hindi po siya susubra o makukulang. At ngayon ipapakita ko sa inyo boss kung paano gumawa ng ganito. Ito time lapse po.
Papalit lang po tayo ng oil mga boss kasi nung binuksan ko yung filter niya ay may lumabas na tubig. Ibig sabihin nakahigo po ito ng tubig. Pinaandar kasi ito na kahit hindi na lumalamig ay pinaandar pa rin ng medyo matagal. Kaya yung tubig sa evaporator ay nahigop niya po. Saka iba na rin yung kulay niya mga boss. Kung ikukumpara nyo sa bago, tingnan nyo, napaka clear pa niya. Ngayon papahigop lang po natin kasi wala po tayong imbudo. Okay lang naman kahit ganitong style. Safety naman po yung compressor nito kasi sandali lang naman. Dinugtungan ko na rin po yung suction niya. Pinulupot ko na yung capillary tube. Kaya lang mga boss, bad news po kasi mayroon din palang leak yung condenser. Kaya no choice po tayo. Kakabitan na lang natin ng bagong condenser. Buti na lang may stock ako na ganito.
At tamang-tama naman po yung sukat niya kasi pang 1/4 talaga ito na condenser. At sasantabihin na lang muna natin. At lalagyan muna natin ng rubber insulation tong suction bago natin ikabit yung condenser. Nalagyan ko na po siya ng pressure tapos nag-leak test na rin ako. At okay naman siya, wala na po siyang leak. At susunod nating gagawin mga boss ay magbabacuum po tayo. I-release lang po natin yung nilagay nating pressure para makapag-umpisa na po tayo ng pagbabacuum. Kabit lang po natin dito sa ating maliit na vacuum. Hintayin lang po natin hanggang ma-vacuum po siya. Saka natin kakarga ng 1348. A few minutes later. Ayan mga boss, na-vacuum na po siya. At tatanggalin lang po natin yung, sasara muna natin yon, tapos tatanggalin natin itong sa vacuum pump. At saka kakarga na po tayo ng 1348. Pagkatapos niyan mga boss ay papaandarin na po natin. Yan mga boss, pinadala na po natin at hintayin lang po natin na bumaba tapos dadagdagan ulit hanggang sa maging tama, sakto na po yung karga natin. Maglalagay lang po tayo ng load at lagyan po natin ng plate para hindi po siya, para maging plain po yung paglalagyan natin.
A few moments later. Ayan na mga boss, at inabutan po tayo ng gabi. At sinet ko po ng 6 hours. Saka po natin bubuksan. Ayun, may yelo na. At yun po mga boss, oh, natigas na siya. Tingnan naman natin sa baba mga boss. Temperature niya po ay 40 degrees Fahrenheit. Nasa 4.4 Celsius degrees Fahrenheit. Tama lang po sa chiller. Ayan mga boss. At sana may natutunan kayo sa video ng ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na video.